Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Nandito tayo sa Dipolog City. Nawala yung salamin ko, ito reserve. Nawala ako sa isang sortie. Ano yung papagawa pa ako? Topic ko po, update ko lang po kayo tungkol dito sa mga ilang issues sa COVID, pati sa mga bakuna, tsaka yung safety po na lahat. Alam niyo naman, di ako nag-update pag walang bago. Pag walang kailangan, di naman ako nag-update. Ang nangyari kasi po ganito eh. Una-una, meron ng bagong variant ulit, muli nitong Omicron. Merong original Omicron, yung original, yung BA1 na nakita sa UK. Tapos merong pangalawang Omicron. Ito yung stealth Omicron, BA2, na nangyari sa Pilipinas. January, February, na daming kaso ng BA2, malamang kasama ako doon. Kaya alam natin yung issue ng January, February. Tapos, meron pang bago ngayon. Na-discover siguro mga, actually ilang months na rin alam eh. Pero ngayon pa lang eh, sa UK, meron sa Thailand, ang tawag dito XE Omicron. O, dito yung Armin. Nagla-live ako eh. Kinakwento ko yung Omicron eh. Tumira ako ng breakfast. Oo, tumira ka ng breakfast. Good morning, everyone. So, kinakwento ko lang, may bagong Omicron, yung XE Omicron, di ba? Na ngayon, hindi naman tayo dapat mabahala pa. Kaya lang ang concern ko, like kay Letlet, may mga tumatawag na, nako-COVID, dumingi nung Bexovid, Paxlovid. Tapos yung best friend ni doktora, kaka-COVID lang 3 days ago. So, lagi ko binabantayan, baka nag-uumpisa na naman. Tapos yung isang issue, yung 27 million dose na vaccine na mag-expire na by July or June. Ay, nakita ko, sabi ni Sec Duque, dapat daw i-mandatory na lang yung vaccination para hindi mag-expire. Tingin ko, ano yun eh, excuse lang eh. Diba? Kung di mo maibigay, hindi mo pwede, lalong aayaw yung tao, ayoko i-mandatory. Kung tayo, diba, dapat ikot na natin yan, diba? Tsaka sa akin, ang offer ko, hindi lang yung vaccination, gusto ko may libreng check-up dito, may libreng gamutan, may tulong sa senior. Kaya kung ayaw mo magpa-vaccine, marami pa tayong ibang libre ibibigay sa'yo. Na serbisyo, para maengganyo sila. Oh, kasi yun na nga eh, 27 million dose na in 3 months. May tumawag na nga sa atin, humihingi ng ano, ng Bexabin. Oo, marami na eh. So, binabantayan ko lang. Pero, halimbawa, sa mga manunod, kung sakali lang, huwag naman lobby ng Diyos. Hindi, okay lang to. Sige. Okay. Huwag naman lobby ng Diyos na nakasakit kayo, kailangan kayo ng gamot. Remdesivir, Tocilizumab, Baricitinib, Molnupiravir, at saka itong bagong-bago yung Bexabin. Huwag kayo makilala, pwede naman yung kayo makain ng isa. Ang importante, mabuhay lang yung mahal nyo sa buhay. Hindi lang naman yun. Kumbaga, life is life. No matter what, mahalaga ang buhay natin. So, pagka mga ngailangan, abiso lang po kayo sa Manila Health Department. Okay. Kahit sino, mabuhay lang kayo. Anytime po. Tapos, okay pa rin naman yung natin, yung Manila COVID-19 field. Oo, wag natin sara. Kasi, hindi ako naniniwala sa numbers eh. Kasi, pag malakas sa iba, like ito, diba? Dalawa na agad eh. Kakilala pa lang natin eh. Tapos sasabihin 300K, siyempre hindi tayo naniniwala doon. Nandiyan pa rin siya. Hindi natin alam kailan uusbong ulit. Yun ang binabantayan natin. Yorme, kamusta kampanya? Ba't wala ka ng boses? Marag. Sobrang pagod. Pero masaya. Kahit saan tayo magpunta. Oo, pinagkakaguluhan. Nakakatuwa ang taong bayan. Oo. Maraming salamat sa ating mga kababayan na talaga. Pag dumarating kami, very warm. Hindi mukhang 1% o 8%, malayo. Alam mo kung saan na napulot yung survey? Kaya mo na sila.
Basta sa atin yung tao. Oo. Doon nila sila manalo. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Governor Roberto Uy. Hindi daw siya nagpapabayad kahit kanino na politiko. Tinitingnan niya sino God's will. Oh, tsaka hindi daw siya tumitingin sa survey. Eh sabi ko, ibang klase to ha. Sana Governor Roberto Uy, napakabait. Dito. Mm-hmm. Sa Dipolog. Dipolog. So yun lang, sabi ko dito sa XE Omicron, wag muna mag-alala, tinitingnan ko naman, mukhang hindi pa naman. Pero binabantayan natin, oras na meron pumutok. Tapos yung mga, bakit tingin ko baka tumaas sa Mayo? Una-una, yung booster natin, 6 months lang yun eh, mawawalang bisa na, hihina na. Tapos luluwag na rin, di ba? Level 1 na, lumuluwag na rin, di ba? So, tapos sa iba mataas, hindi naman natin makontrol sa border. So, pag hindi tinayo yung mga hospital na gusto natin, yung mga regional hospital, infectious disease, oras na dumami, mala-lockdown tayo. Yan ang mangyari. Final message, Yorme, sa ating mga kababayan. Yan lang, mga kababayan, hope to see you soon. Ikot lang na ikot. Ikot lang kami ikot. Mamaya, saan naman tayo? Sambuanga. Sambuanga. Okay. Pero may pupunta pa tayo isang bayan. Ipil. Mag-iingat kayo, huwag kakampante. Sabi nga ni Doc, nandiyan pa rin yan. Huwag kayo susuko. May awa ang Diyos. Thank you. Mayroon pang buhay, pero may awa ang Diyos at sa tulong ninyo. Basta kami ni Doc Willie, tao muna. Kayo muna. Ayun ang importante. Thank God you. First. God first. Lilipad na kami. Wala pang power itong kaliwang kamay ko. Kailangan bumati itong sang mabait. Oy, let Sarkal. Sikat ka na kahapon. Minos ko. Good morning po. God first. Ingat po tayo lahat. I love you, Doc Willie. Ang mabait na nag-aalaga sa akin, let Counselor Sarkal. Ang pinaka-pogi at pinaka-charming. Cute lang ako. Marami siya tinuturo. Marami siya tinuturo sa akin. Hindi ko na lang sasabihin. Okay. Pero pakahaba naman ang buhay. Hindi, good boy tayo. Okay, God bless.